Hello po sa lahat at welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa panibagong episode. Today's episode ay tungkol sa pagpapaligo sa ating mga buntis na inahin. May mga katanungan po kasi ang iba nating mga kaibigan patungkol dito, kailan, paano at ilang beses sa isang araw ang pagpapaligo. Ang lahat na ito ay sasagutin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang po. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang, ang mga baboy po ay wala silang sweat glands na kung tawagin, ibig sabihin ay hindi po sila pinagpapawisan. Kung mainit ang temperatura ng panahon ay mas lalong iinit ang kanilang katawan dahil nga hindi nakakalabas ang kanilang pawis. Ang feeds na ating binibigay ay mainit din dahil kapag pinoproseso na ng kanilang katawan ang pagkain para maging enerhiya o energy ay nag-iinit din ang kanilang katawan. Ang lahat na ito, mataas na temperatura ng panahon, katawan at pagkain ay mag-contribute sa init ng kanilang katawan. Para maiiwasan ang masyadong init sa kanilang katawan dahil sa panahon, pagkain at iba pa ay kailangan nating ma-regulate ito, maliban sa pagbibigay ng maiinom na tubig kung saan makakainom sila kung kailan nila gusto ay pinapaliguan din po natin sila araw-araw, at least isang beses hanggang tatlong beses o higit pa depende sa kondisyon ng panahon o lugar. Normally sa amin ay nagpapaligo po kami tatlong beses sa isang araw at depende na rin sa panahon. Halimbawa kung umulan sa madaling araw at malamig ang panahon sa oras ng pagpapakain sa umaga ay sa bandang tanghali na po ang paliligo at sa hapon, o kung sa tingin natin ay uulan sa hapon ay hindi na rin kailangang paliguan. Mahalaga ang pagpapaligo, katulad ng nabanggit, para ma-regulate ang init, lalo na sa mga inahin na nasa less than 2 months pang buntis dahil kung sobra ang init ng katawan ng inahin ay posibleng hindi magtuloy ang mga fetus o malulusaw ang mga biik sa loob. Kaya posibleng malusaw ang mga semilya sa loob ng inahin lalo na sa early stage ng pagbubuntis. Kung manganak minsan ay may mga lusaw o patay na mga biik, iba naman din po yung mga lusaw o patay na dahil sa parvovirus o anumang bakterya, ibang usapan po yun at kailangan din nating mabigyan ng pansin sa pagbibigay ng sapat na gamot o bakuna. May mga simpleng tips din po ako na ibabahagi bago tayo magpapaligo. Sa practice po namin bago ang pagpapaligo ay pinapakain muna ang mga inahin. Hindi po natin masisiguro ang kondisyon ng inahin dahil sa pabago-bagong panahon minsan ay bigla na lamang na may iniindang sakit o nagkalagnat. Halimbawa, kung may lagnat at napaliguan na natin ay baka mas lumala pa ang sakit. Kapag may lagnat kasi sila madalas hindi kakain ang mga yan. Dito pa lang ay magtaka na tayo bakit hindi kumain, obserbahan at gamutin agad kung kinakailangan. Ito po ang buntis namin na inahin, nasa 82 days na ang kanyang tiyan kung di ako nagkakamali. Ang ibang mga inahin nasa less than 1 week pa nang nabulugan at ang iba ay less than 1 at 2 months na buntis, tapos na silang kumain sa kanilang rasyon sa umaga, napaliguan na rin at magpapahinga na sila. Ang susunod na paliligo ay sa rasyon sa tanghali at sa hapon. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard racer. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video.
Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman at mga simpleng tips sa munti kong naibahagi ngayon. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.